Greetings everyone. Ito na naman po ang inyong makawander, Wander Maria Cuscusera sa Moscow. So, ayan, ang ganda ng pangalan ko ngayon, Cuscusera talaga. Hindi po, nani po ako ngayon. O, nasa garahe ako. Nasa labas yung aking alaga kasi nilalamig na ako. So, I make this video para din sa akin isang viewer. So, nagpapasalamat ako sa kanya, ang si Kathleen ng Dubai. Kasi nag-message siya sa akin na hindi daw siya makapag-comment na sa isa kong vlog na number 3. About dun sa mga sahod. So, ang tinatanong niya naman niya ngayon sa akin ay ano bang mga visa ang pwedeng pumasok dito sa Russia? So, siya ay nasa Dubai. Hello sa mga taga-Dubai dyan. Salamat sa pag-watch ng video ko. So, maybe merong meron kayong idea na pumunta dito. So, kaya salamat at naisipan yung magtanong. So, ang ating pong visa pagpunta dito, dun sa tanong mo kung ano-ano bang mga visa, for category po yung mga visa. May first category po, working visa. And number 2 is working visa, quota visa po siya. For yun ay 1 year. So, and another one visa is commercial visa. And the last one is tourist visa. So ang explain ko muna po sa inyo yung working visa. So, ang working visa po, you need an invitation dun sa mga gustong mag-working dito, inidinit po ng working invitation letter na galing po dun sa kumpanya na nag-provide ng working visa ninyo. So, i-explain ko lang po sa inyo yung working visa po na provide po ng kumpanya. Need po alamin nyo kung ano yung mga details na nakalagay doon, kasi yung mga visa po na nakalagay doon sa passport natin eh hindi yun ang pinakang trabaho natin. Ko yun, isa lang po yung way para magkaroon kayo ng working visa. Kadalasan po ang working visa ay 3 years. So, ganun po, 3 years po yung working visa, unit invitation. At alamin niyo po yung mga details kung ano po yung trabaho niyong nakalagay doon sa invitation na nag-hire sa inyo o pinagkuhaan po ng working visa. So, yun po. Ang kasunod po natin ay yung working visa din po siya, pero quota visa ang tawag nila dito. Quota visa 1 year. So, yun po. Yung iba po with prolongation, pero yung iba po 1 year po talaga. Tapos, kung ano po yung trabaho, yun po ay provide ng amo. So, medyo maganda po yung kasi hinihinga nila ng tax. May tax po yun. Tapos, renewable din po. Yun, lahat naman po ng visa nakaka-renew. So, iba lang po itong quota visa na provide ng amo at kung ano po yung trabaho nyo. So, and number 3 po ay commercial visa. Yung commercial visa po, kalimitang ginagamit po yan ng mga nagko-cross country, kasi yun ang mas madali ma-provide ng mga agency. So, yung commercial visa po, every 3 months po, ang pagkakaalam ko, every 3 months, kailangan mong ilabas yan ng Russia. So, you need to provide your ticket to go out Russia, then come back again here to continue yung natitira mong visa. Yun po ay 1 year lang. Kaya yung iba po, yun, parang business visa. Ganon din po yun sa commercial visa. At ang isa pa po ay ang tourist visa. Yung tourist visa po, madali lang ang process, pero hindi po advisable na yun po ang gamitin nyo para makapagtrabaho dito sa Russia. So, mahihirapan po tayo o kayo na maghanap ng trabaho, kasi yun naman po ang ibang mga abo dito, nagtatanong ng visa matters. So, yung mga iba kong kakilala o naging na-imit ko din na tourist visa, so medyo nagkaroon sila ng problema, mostly ay sa work. Karamihan po dito mga yung nagtuturist na pupunta po sa Dacia. So, sa malalayo pong lugar, at hindi na po sila makapili ng trabaho kasi wala po silang visa. So, yun po. Hindi ko naman po nire-recommend sa inyo na ganun ang gawin ninyo, mag-tourist na lang, kasi kayo din po ang mahihirapan at saka sayang din po yung pera na ilalagay nyo doon. Mas maganda pong pumunta dito na may visa.
Actually po, for your information, another information na ibibigay ko po sa inyo, yung pong mga kategory ng mga visa, lalo na po yung working quota and commercial, yan po ay yung Russian Federation po or Russian government, nagbibigay po yan ng quota yearly. So, pag ubos na po yung quota na binigay nila sa bawat region, so stop na po yung pagpaprocess ng working visa. So, wala na po yung stop by December o mayroon na pong kasunod ay maybe January and the other year, January to February. Kasi end na po yung kotang binigay nila sa mga papasok dito sa Moscow, kumbaga sa Russia. Kumbaga, na-provide na po lahat yun in whole year. Binibigyan po nila lahat ng bawat region, bawat city dito sa Russia, kung ilan lang po yung papasok na worker na for working visa. So, maraming salamat, Kathleen, ng Dubai. Sana nasagot ko lahat yung mga katanungan mo. At kung meron ka pang katanungan, please, huwag po kayong mahiyang mag-comment below. Then, pakisubscribe na rin po yung aking channel. Then, press the notification bell below para ma-notify kayo every time na may bago akong video. So, yun lang po. At maraming salamat sa mga nanood ng aking video. At isa pong kagalakan sa akin ang may manood kasi may, at saka may nagko-comment kasi I know na maganda ang pakiramdam kasi na-appreciate po yung ginagawa namin, maliit man itong bagay para sa inyo. Sana nakatulong. So, magtatrabaho na po ako. Naandito ako sa garahe ngayon. Andun yung alaga ko sa labas. So, malamig po kaya. So, hanggang dito na lang. Das vida niya!